isang team, may ultimate bonding experience. So hindi nila nakapitalize yung hiling galing na meron yung Estes. Pero Leslie, ah, kung kanina ako nakakita tayo ng isang Hilda na first time nilabas para sa ating Juicy Legends, ngayon naman meron ditong Leslie na inilapag. Tingnan natin kung anong mangyayari. Fantasma getting that Roger as well as Chang'o. Naku, yung magkaaway, magkakampi. Roger tsaka si Chang'o. Iba na to. Hindi, together na yan. Let's run! Roger! Ganun na. Sagwa. Hindi na run. Roger's coming. Let's run together, Roger. Na isasabihin dito ni Chang'o. Pero last ko na yun. Last ko na yun. Given the setup, Rafi, kayo nang din na mas bumapanig. Magkas ka mag-isawa. Inisip ko kasi walang pumasok eh. Sino, kaninong team ka mas mamapanig, Prof. B? Sa joke mo, doon ako mamapanig. Pero sa lineup, mas palagay ako kasi doon sa ano eh, sa Selena eh, nakita ko. Selena Johed, ito yung killer duo sa rank game. Pag na-secure mo yan noon, talagang ano eh, kahit hindi tumatama araw mo, may maghahatid sa ng ano eh, ng setup dahil yung Johed yung ejector niya, which is etong dalawang hero na ring to, ang baba kasi ng cooldown na para makapag-setup eh. Araw, cooldown nito 7 seconds I think, yung ejector 8 seconds. Imagine no, every cooldown may possibility na makapag-setup kayo. Mhm, kumbaga kung kanina nilatag in a silver platter ni Franco dito tsaka ni Selena yung kanilang wombo-wombo, ngayon hindi na kailangan ng pagsargo na inaantay natin coming from that Franco, but rather in a silver platter then ihahati dito ng isang Johed, kasi sabi mo nga kahit magmintis for example yung arrow, meron namang unstoppable force or ejector, matik, malalak din siya. Yun na nga, aabangan natin kung paano gagawin to ng next play against Fantasma. Maaga ang pagkakuha dito ng orange buff ng NXP rotation-wise. E tinitignan ko, Spider Miles somehow, sabi niya, sige, ako na muna tatangki dito. Kaya ko pa naman to using or may na-getting a lot of XP. Yun na maximize niya dito. Mabagal ang rotation dito ng Fantasma kasi walang tumutulong kay, ano, kay Roger. That, si Roger Tol, yan yung pilido niya eh. Sabi nga ni Dogs eh, Roger Tol. Ang pilido guys talaga ni Roger is tall. Okay. Kapag si Roger tall, pagtingin niya wala siyang tall kasi ang sabi sa kanya, back tall, back tall. Mag-back daw muna sila, sabi. Kasi si Roger hindi masyado nakikinig. Tingnan mo siya lang mag-isa. Pero considering that, tingnan mo naman ang sagot dito ng NXP 2.0. Fantasma, si Coyote naiwan dito. And aggression is real. On the top lane with Hesa, Hesa, Hesa. You think that's why? Seryo to. Hindi niya yata alam, nakalabas yung paa niya dun sa bush. Nag-stay siya for quite some time. And look at that! First blood will be secured by Ryu with the one. Actually, hindi yung paa nakalabas eh. Yung kaliwang pakpak. Siyempre, malaki ang ano eh. Ang katawan niya ni, I mean, yung pakpak dito ni, ano, ni Lunox. Hindi niya napansin. Nakalabas yung tatlong feathers. So, yun na-spot nandito ng NXP. Sabi, may feathers ha. Pagsilip nila, binenga nila. Hindi siya nakapag-backtol. Tignan natin rotation-wise for the side of Fantasma. Parang peking agresibo ha. Another one. Ryota Didi na pick off on to the top. Peking aggressiveness ba yung pinapakita dito feeling ko ng Fantasma on how they move against a 4-man versus 3. Ito na ata, Bim. Real one. Profi, ang sinasabi mo kanilang rotation. But the turtle will be secured by that jungle. And look at that knockout strike being committed by Louie. Kaso yes, nagkapulaan sila. And tamang disengage muna para sa Minardo. Medyo iwan nata dito. Look at that. Sentendrum's words. Now, Kulik. And another one would fall. Si Menard na punit. Tinitignan ko yung dalawa doon sa top. Nagkukulitan lang eh. Ine-ejector niya yung kakampi niya. That's his Leslie. And now 2 minutes pa lang na solid or I mean na secure neto ni Ryu 1 yung turret. Plus pansinin mo the gold bars na ubos nila. Not only in the mid as well as onto the top. Ubos na ubos pati pang tubos. Pero shoutout sa makbubukbang dyan sa may bandang gilid. Nginig, ginig na nginig eh. Yung pag lutong ng mga rapper. Pero ito na nga, speaking of malutong, si Louie dito nangungutong kay Sanford. Pero look at that, tatakbo lang naman to ng bahagi. Alam mo naman tong Uranus with that consecration matic, pwede niyang tankihin lahat ng damage na meron dito ang isang pakito. And look at that 1v1 situation. Pero may nagsumbong sa mama niya, sabi niya, Spider-Man, help me. Alam mo naman si Spider-Man eh, dapat sinisigaw lang ng onti yung pangalan niya. Tapos matic, darating yan eh. Si Batang Lito, kukonek na
kukunin niya ng next play 2.0. Pero Prof, di as of the moment, sa tingin mo, 3-0 ang score natin. Pero kanina na nga ba, pumapabor ang laban natin? NXP getting a lot of resources against Fantasma. Si Spider-Man kasi meron niyang ano, Spider Sense. Pagka napapansin niyang kailangan na mag-rotate, eh, eto na, oh, hindi niya nararamdaman. Naka-off yung Spider Sense yan, the time beam. Eto na, susunod pa ata. Ah, sabi mo lang kasi, pero ito na nga sabi ni Menor, noong Spider-Sense, meron naman noong Sixth Sense. Sabi ko, gano'n, no? Tapos kinalmot-kalimot si Spider-Miles dito. Hindi pa kasi siya nakakapag-transform. Kasi yung ano niya, gan, Prof. Bill, hindi pa tahi. Yung ano niya dito, medyas pa lang yung nasa kusuot sa kanyang mukha. Pero look at that, it is locked already para kay Coyote, pero may sagot naman yung passive ng Rafaela, nag-connect, and another turtle naman ang babakbakan dito ng NXT 2.0 as meteor shower. Iko-commit na nga dito ni Atab, pero hindi, sabi nila nakuha na yung turtle secured. Agad nung araw dito, lumilingkis, kumikembot. Nanood kasi si ano eh, si Dog, si Ghost Shrekker ng ano, ng Wanted na dito sa Netflix, kaya yung pagliko ng mga bala niya iba kahit may nakaharang pinaiikot ganun yun, no, pinapapaling, di ba? Hindi nila alam yung kasi wala siyang Netflix, guys. Pero tingnan natin kung ano mangyari. Ba, may face si Chang, aruin sa mukha. Ghost Shrekker doing a great job para sa kanyang pagbakaway dito. Mukhang magkakaroon natin ng kaguluhan. Matapos mangkiram ng Netflix ng ilang buwan, ngayon mag-aangas ka dyan. Pero ito na nga, si Ryu with the one, unang napatumbahan. Look at that real world manipulation on point ng kanyang pagpuprok. Sanford, mapipilitan muna mag-backaway. Look at that life. Almost 1-8 na lang. Ano kita? Menard together with Coyote. Tamang mamba-out lang sila muna. Pero sabi ni Coyote, teka lang, may trap. Kunin ko muna. Sabi niya, uy, trap. Akala niya, one up. Diba? Usually, nakikita natin yun eh. Now, looking on to the items, heptasis for that joint. Imagine that joint, yung pang setup pala nila, naka-high and dry. So, may damage. Yung pang naligaw ka mag-isa niyan, hindi lang basta tank yan, pwede ka niyang paslangin. Yun yung pinaka-idea dito, getting that joint. Most likely, ang magiging tank later on, this Sanford or this Uranus. Item check, going for the Berserker Fury, I believe. Etong si Leslie, magkakaroon siya niyan around 6 minutes and 20 seconds. Direta na nga, no, with the third setup. Also, the gold difference is medyo malayo ng bahagya. That is almost 1.7k. And look at that bonding experience na ginagawa nga dito ng Rafaela. Sabi niya, kung kanina hindi nag-work yung amin lineup with that Estes, ngayon kami babawi. Sabi naman ni Coyote, alam mo naman ito si Coyote, mabilis to tumakbo eh. Alam mo naman yung mga ganong mabilisan, kailangan meron ka din kasama at the same time. And look at that, tinatatlo nila dito yung orange buff para lang mabibi si Menardo, Prof. B. Meron talaga, kailangan alagaan natin ang Wolf. Now, ang magiging problema, inaalagaan nyo pero wala pa talaga sa lugar. At titingnan natin, that is a Roger with that early firepower. Hindi nila ma-maximize, hindi sila maka-pick off dito. Waiting kung ano nga ba gagawin dito ni Menard and the rest of the gang. That's a fake go na nga ba? Mahuhuli ito si Coyote. Bang! Ultimate snipe! Nag-connect! Gusto ko yan! And look at that! Coyote, Woodfall! Sumahan mo pa ng real world manipulation. Tinangkilang lahat nila ng damage coming from Spider-Man. At ang reply ay meteor shower lang naman pala. Look at that knockout stripe. Together with the job, kinumit dito kay Spider-Man and the arrow would connect. But that is a little bit too deep. Hindi mo na sila mag-engage. Pero si Hesa, nag-aabang lang siya. Kung sino man yung maliligaw at dadaan sa harapan niya, tower, andun, sa may ilalim. Pero look at that, pinrock agad dito ni Atab ang kanyang meteor shower. Medyo kinabahan ng very, very light. Pero eto, oh, may sagot sa bottom lane kanina kapag Ryu. And look at that, kinumitan nila ito. 3-1 situation, and Ryu. Kalimot, ngart, kinamit na dito, Ghost Wrecker, mag-hug muna ng tower, and look at that, andyan yung mga repa, Spider-Wise, real world manipulation, kinamit na rin, Coyote, medyo naligaw, a bad situation with that ejector, and another pick-off na naman para sa NXP 2.0. Tinignan ko dun, napalabas na siya dun eh, pero ang ginawa dito ni Hesa, no hesitation, teka, binato, pabalik dun sa ano, sa ring, or dun sa court mismo,
neto ni Spider-Man, sabi hindi ka makakaalis, dito ka lang. Which is pagdilat niya, binobomba siya ni Spider-Miles. It's already 7-3 ang ating score. Nangyayari pa ulit-ulit lang. Look at that. Defend ang Chang'o sa mid. Pag nagkaroon ng opening, Objector is there. Hindi na masyado makaporma talaga ang Fantasma. Increasing the gold lead. 2K around 8 minutes sa ating laro. Talagang hindi na nga nila mapigilan yung momentum na meron ditong nabuong NXP 2.0. And look at those traps na nilalapag dito ni Ghost Wrecker. Titingin ka sa bush doon sa may purple buff, nandoon din. Another turtle is up for grabs as of the moment. Binabakbakan na dito ni Ryu with the one, pero Coyote nanggagangster lang din dyan, whereas andun naman si Menard nag-aantay for the perfect timing. Kaso yun nga lang, turtle will be secured by our list. Grabe, ang ganda ng pagkapasok dito, medyo hindi perfect yung pagka meteor shower niya dito, nagmintes for the side ng isang Chang'o arrow as well, eh hindi tumatama muna. A3, the gold lead increase around 3K, bumebuelo na naman eto next play. I think ang susunod nilang suntok, naku, a perfect timing, na ejector sa muka, babak away ata dito, Beam, ano na susunod? Nag real world manipulation na nga dito, pero still, walang tao, pro, pambugaw lang yung ginawa ni Spider-Man, kumbaga pang psycho, ginawa na dito, pero hindi mo alam yon kasi hindi ka kay Popperies, at hindi yun pasok sa ira mo, kaya manangin ka muna dyan sa bandang Gedli, dahil hindi ka makakasabay, sabi nga, wait lang, 2 minutes para magingay, sige, ikaw na. Naglalag yung battle lang, 2 minutes magingay, let's see kung ano lang mayayari dito. Feeling ko kasi naka-win talker na kaya medyo tema cuts na si Ryu 1 eh. Item check nga habang nag-aantay pa tayo mga maaaring mangyari. Another sniper wanted move. Hinaantay ko movement coming from the side dito na NXP. Yep, naka-win talker na with that Ogre Axe. Nakaabang na going for that endless battle. Iba ang bitawan dito ng NXP. 11-3, nag-miss tulang pako na nakabaon lang ang score ng Fantasma kasi wala silang paggalaw pagdating sa kanilang kill points dito. Comeback potential, Prof, ano sa tingin mo ang comeback potential? Alam mo kasi, Prof, sa tingin ko para magkaroon dito ng comeback condition, ang Fantasma is somehow makakuha sila dito ng Lord, which is mahirapan sila. Alam mo, gusto ko yung idea mo dito, Prof B, kung paano sila makaka-comeback. Ang problema ay paano ba sa gawin nilang gagawin yun? Kailangan nila likuran to para naman magkaroon sila ng chance. Sa tingin mo ba, Bim, tama ba yung sinasabi ko? Parang ano lang, you know, tapos na yung 2 minutes mo. At eto na nga, Prof, I do agree with you on that, no? For the first time, na-agreehan kita kasi medyo tama rin naman. Pero eto na nga si Menardo, na-peak off na naman dito, Prof. That is already the third time na nawala yung Roger natin. And look at that, dahil walang Roger, walang danger. Pwedeng-pwedeng mang-gangster ang side ng NXP 2.0. And look at that, pang-gangster na sinasabi ko kanina, si Sanford nakikipag 1v1 with a great one lang dito kay Louis. Whereas, tamang pag budbud ng meteor shower ang sagot dito ni Adam. Still, buhay na buhay. And Spider Miles nandoon sa may bandang Gedli. And look at that pick off kay Coyote. Another one na naman ang napingas para sa Fantasma. Prof B. Menard, hindi na nag-go online. Hindi pa nakapagre-reply. Pero hold up! Dahil andito na nga si Ghost Wrecker of Lilikiran sa mukha. Galit na galit. Ustong manakit ni Louis. Flicker with that knockout strike. Parang talagang matik. Delete ang gusto niyang gawin. Inakita nito eh. Louis with a capital L. Sabi niya, teka lang ha. Kanina ko pa gusto yung jumping punch eh. Flicker sabay suntok si Kimura. Yun na nakatikim dito na isang mabilis. Etong si Dogs. Open ang Lord dito. Most likely, wala silang chance ang Fantasma makakuha ng Lord. Kasi kung paano nga naman ba mang zone out dito. Gusto ko lang i-commend yung ginawa dito ni Spider-Man. Sabi niya, magkaruktong pa kayo. Hawak kamay pa kayo ha. Binomba niya yung dalawa yun. Sabi, wala mag-ihiwalay. Louis, Flicker na kinabos. Tinan mo na sa setup. Hey, ang aga masyado ng Flicker dito na kinumit ni Antab. Nakita niya kasi. Nakita niya, run! Zohid is coming. Yun na. Bago na, bro. Bago na. Nag-commit agad siya ng Flicker. Tapos nakita niya yung Void Crystal. So, a very bad situation for Atab. Sabi niya, where's my Atabs? Pero pagtingin niya, wala na sa likod di. Sabi, where's my Atabs? Ayun, Alaus. Kaya siya nagulat doon, di ba? Medyo na, nagkatakutan dito. NXP going against Fantasma. Head-on collision onto the top. Etong si Lord. May sariling buhay lang si Sanford. Sabi niya, bahala kayo mag-gera dyan. Basta ako may sarili akong linya dito. Ito ipapanalo ko. Vuelta Valentong. Look at that Menard. Sinasalo lahat ng bala. Nag-mistula siyang kriminal na binabaunan dito ng mabala ng mga pulis. Jumping Jolox Lord dito. Bim! Bang! Kutumalan na nga ang ating Lord. And look at the real world manipulation. Another one would fall.
Tol. And make that too dahil killing spree pa nga si Ryu with the 1D troll and look at the damage. Dower luck is right. Oh, inagis pa si Spider-Man's Dawn Summit Tower. And there you go. A clean 2-0 para sa NXP 2.0.